Ng pandemya abay nanatili pong matatag at ngayon ay namamayagpag. Yan ay ang Edna's Cakeland. Kung paano ikukwento po sa atin mismo ng owner. Kaya i-welcome natin sa sakto. Magandang morning po, Miss Anna Gonzalez. Ano si Edna? Miss Anna, good morning. Magandang morning. Ako excited. Ayan. Hi, Miss Anna. Hi, good morning. Abay, una po sa lahat, sino daw po si Edna? Si Edna po is my mom. Ayun. Siya po yung ating president ng company. Oo. Kaya sa kanya ay pinangalan, syempre, kay mother. Siya po ang nag-start, yes po. Oo. Nung nagsimula po ba kayo, kay mommy po ba nanggaling ang puhunan? Yes, siya po talaga yung nag-start nito. From a home baker, she started this po noong 1996 sa aming home kitchen. Apo. Tapos ano pong mga unang ginawa po ninyo noon? Cake na po ba talaga? Actually, nag-start po kami ng cheese roll, yan po, peachy-peachy, yan po, mga delicacies po ng Nueva Ecija din. Mm-hmm. At syempre mula noon, 1996, di ba? Abay, ang dami na pong nangyari at ang dami na rin po ninyong nagawang mga pastries. May background po ba talaga kayo sa pastries? Kasi medyo mahirap po ito gawin, ha? Yes po. Ako po, I actually graduated po from Le Cordon Bleu London as a pastry chef po. Ay, oh wow, pastry chef pala si Madam. Kaya pasubo yes, na itong dalawa eh. Oh, naririnig po ba yung naririnig ko yung mga papel, yung mga kaluskos. At syempre, empanada pala yung isa. Uy, masarap din. Pero alam mo, ang paborito ko sa inyo itong sandwich. May nakapagregalo kasi sa akin ito. Oo, tapos na-discover ko, ha, masarap pala siya. Eh, pag-usapan naman po natin, syempre, nung nangyaring pandemya, paano po ba ang naging diskarte ninyo noon? Yes, nung pandemic po, we really tried to adapt po sa new normal. Lalo na po before, hindi po kami talaga nagpapa-delivery service, ganyan. So, nung nag-pandemic po, we started to partner po sa mga delivery service na nag-open sa aming province para maka-adapt po kami. Also po, yung mga employees po namin, imbes na tanggalin po namin sila dahil syempre po nag-close down ng maraming bagay, ang ginawa po namin, binawan po namin sila ng schedule na we house them po, na doon po sila sa amin nakatira para maingatan din po namin yung ano nila, kalagayan. Hindi po sila magkaroon ng sakit. Oo, importante din po yung kanilang kalusugan, syempre. At nung mga panahon na yon, napakahirap din po, isa sa mga naging problema ng karamihan na nasa food business ay yung supply, syempre, yung pagkuha ng mga ingredients, hindi po ba? Paano po kayo nag-survive noon? Actually po, sa awa naman po ng Diyos, yung mga suppliers po namin, they really tried their best po na makapag-stock po kami. And makapag-stock din sila para po meron po kaming naging forecasting sa kanila para po natulungan din po nila kami na makapag-prepare dun sa mga kailangan po namin ng pandemic. Oo. Eh ang inyo pong mga cake at itong ibang mga sandwiches at empanada, eh galing pa po ito ng Angeles, hindi po ba? Yes po, galing pa po siya ng Angeles. Oo. Eh paano po ito nakarating dito sa amin sa Maynila? At kumalat ang balita, napakasarap po ng inyong mga sandwich, empanada at cake. Malaman. No, thank you po. That, all of those po are made freshly every day po. Ayan. So, yun po, pinadala po namin siya from Angeles, Pampanga kaninang 3 a.m. Uy, wow, thank you po. Nag-text, Chang, ating kaibigan si Ma'am Carissa Manuel Pancho. Nadamihan ako ng exclamation point. Sabi niya. So, all caps. Sobrang sarap niya ang cake land na yan. Pati itong ang tinapay. Kasi, malaman, no? There was one time, mayroon yatang shooting, taping kami noon ng Christmas special. Merong ganitong sandwich, pinagkakaguluhan ng lahat. At talagang nagtatago, nagsusubi. Ah, kasi, huwag mong itago nga yan. Miss Anne? Palagay na sa bag. Pero dito po ba sa Metro Manila, meron na kayong physical store? Paano po? Wala pa ma'am, but hopefully in the near future we're trying to prepare po na magkaroon po tayo hopefully soon. So sa mga interesado po at nais umorder ng inyong mga cake, ng mga cheese roll po ninyo, paano po? Online po ba? Sa Instagram? Sa Facebook?
We actually have our Facebook page po, Edna's Cakeland. Mm-mm. And we also have our website, www.ednascakeland.com. They can actually order through that, pay and pick up lang po sa store. Oo. Mm-hmm. Ah. So, ayun, masarap din yun, yung parang Korean bun. Oo, nauso rin yan nung pandemya. Ang dami rin nag... Mga Korean. Oo, yung mga Korean bread na ganun. Parang gutom na gutom tayo kung makasarap niyo. Hindi, kasi talagang, di ba yung iba, unang kagat, walang laman. Unang empanada. Punong-puno ng laman yung empanada. Chicken empanada yan. Sarap. Tsaka masarap. Masarap. Tsaka pagtiwala nyo si ito, Adrian, kasi mahilig magluto ito tsaka kumain. Yes. Tsaka fresh yung ano nga. Pero yung dough. Malutong-lutong ano pa eh. Naku, Miss Anna, meron ka ng bagong tagahanga dito. Dalawa. Sarap. Oo, sarap na sarap talaga sila. Hindi mapigilan ang kakasabi ng masyarap. Masyarap. Mm. Oo. Panira ng diet. Panira ng diet. Talagang ano, sila ano daw po ba ang sikreto nitong inyong sandwich? Recipe po ba ito ni Mami? Chicken yes, sandwich po ito, tama po? Yes po. Oo. So ito lang ang sandwich na meron po kayo? We actually have three kinds of sandwich. We have our tuna po. Ah, may tuna. And then we have the chicken sandwich and our ham and cheese po. Ah, may ham and cheese din. Oh, ano daw po ang kakaiba, sabi ni... Siyempre secret yun. Secret yun eh, kayo naman. Pero yan po ang pinaka-bestseller natin talaga. Oo. So bukod dito, sa mga pinadala po ninyo, ano po itong mga klase ng cake na meron po kayo? We actually have a lot of flavors ng cake. We started this 4-flavored cake po, pero wala po siya dyan. But it's also part na binibili po sa amin kasi it has 4 flavors. It has mango, caramel chocolate po, and Oreo. Tapos yung mga pinadala po namin is our specialty cakes po, which is red velvet, ube, and double chocolate cake. And then, of course, ang paborito ng mga Pinoy, ube cake. Ube cake, syempre. At ito, paboritong-paborito ng mga bata, ang chocolate crinkle. Yes. Oo, at saka ang cheese roll. So, again, maraming salamat, Miss Anna. Paano umorder? Yun, tinanong ko na nga, meron daw sa FB, at saka sa, ano po, magme-message sila. Tama po, Miss Anna? May turnaround time ba? Kung gano'n po ba katagal? May nagsishare na rin sandwich dito. Gano'n daw po katagal? Same day ba? Same day? No, next day po siya. Next day, pick up po siya sa store. Pick up. So sila na po ang makikipag-usap doon sa rider. Pwede rider na parang may palabok din po pala kayo. Delivery service pag medyo malayo po. Meron po silang delivery partner na tinatawagan, which is Tok Tok. Ayun. May palabok daw po, Miss Anna. Ayun, nakita ko sa yes, plano. Meron ganda. Po. Bakit daw po hindi kayo nagpadala? Sabi niya. Hindi kasi ganun. Pero mukhang masarap. I'll send soon po. Naku, napakasarap. So, meron po bang future plan na magkaroon na dito ng physical store sa Metro Manila? Para doon po sa mga talagang magiging mga bagong addict po ng sandwich nyo at cake? Grabe. Hopefully po, in a year, magkaroon po tayo ng store dyan in Manila. Last na lamang po, Miss Anna, ano pong nais po ninyong ibahagi na tip para dun sa mga nais din pong magnegosyo na ganito pero nangangamba at medyo may kabapa na takot na baka hindi kayanin? Nako, sa mga gusto pong mag-start na mga small food business nila, huwag po kayong matakot, lalo na if you have the passion for it. Dapat po magkaroon lang ng lakas ng loob and sipag and ma-achieve niyo po yung goals niyo and mag-adapt po tayo sa new normal which is online selling as well. Yeah. Ayun. Ako, thank you, Miss Anna. Ako po magkakaroon na ng lakas ng loob para kunin po ito at iuwi po mamaya sa mga anak ko. Kanya-kanyang subi na po ito. Thank you, Miss Anna!